Nabalahura na ako ng mga kasama ko sa Kwerna, may mga bagong pasok. Pati pagkain ko, nung ginalaw na pagkain ko, mga beef mode na ako. So, sumisigaw na ako, ano? Kaya matapang na ako sa tingin ko lang, tara! Aso, mas masarap yung kinakain kesa sa akin. So parang sabi ko, wow, ka-level ko na aso ngayon. I did not learn my lesson. Nakatakdang magpiyansa ang aktor na si Baron Geiss. Pero may isa pa palang kasong aktor kung saan may warrant of arrest din siya. Hindi ng mga pulis sa Quezon City Hall of Justice kanilang hapon. Galit na galit ang aktor dahil wala rong basihan ang pag-arrest sa kanya. Nasaan yung In jail and in rehab, nakita mo yung totoong buhay, di ba? I mean, the realities of life. It's so funny in jail. Sige, please share like my experiences mo inside. I'm curious also, for someone like Baron Geister, how are you treated inside? With special treatment? The first one, yes, Quezon City Jail, special treatment. Or because they give you a hard time? Yung mga drugging friends and drinking friends ko were there, yung dati kong driver na dating hawak ng mga police for investigations was there also. So parang reunion. Reunion, parang anong ginagawa nyo sa hell? It's nice to see you all. Kasi that's true, no? At night, the lights there, no, sa baba ng sa mismong jail ng Quezon City, sa EDSA. Ito yung ano, pag super alas congested dos, na jail. Oo, pag alas dos, may mga naglalakad na tao, tapos orange, shanty-like yung place. Sabi ko, wow guys, I'm in hell, man. Sabi ko, ayoko nito, but eventually, long story short, kakosa ako naman, ang dami pumapasok. Tol, yung apat na pangkat nandun. Mm-mm. Oh, patataka na lang sa amin. Ako, sumali ka ba? Hindi. Pero nagpatataka ko na ito. Ano yan? Ano yan? Wala lang, yung kaibigan ko lang na... Ano pangalan ng pangkat nila? No, wala siyang pangkat. Ah, okay. Sa kwera na ako nalagay. Sa kwera na ako nalagay. Pero magaling siyang artist. So sabi ko, sige nga, paborito ko yung number 5. So... June 5 kasi birthday ko. Ilang linggo na ako nandun, tinawag ako ng isang BJMP. Baron, tinatanong ni... Sino yung naghahawak ng... Mayor? Hindi, mayor. Warden. Tinatanong ni Warden, October yun, Oktoberfest. Yun yung pinaka-Christmas na natin. Yes, doon, it's the nakukong month. Oo. So, pinapatanong ni Warden kung gusto mo daw mag-judge ng apat, yung sayaw ng apat na pangkat. Mm-mm. Sige, sige, gusto ko lang makalabas kasi ilang linggo na ako. So, hindi ka nakakalabas? Hindi ka alagwa doon? Hindi, hindi. And then, after that, binabalahura na ako ng mga kasama ko sa Kwerna, may mga bagong pasok. Yung sigarilyo ko, alam mo, 1,000 for one pack. Ng sigarilyo. Ninanakaw nila. Ilang linggo na yun. Kasi araw-araw ako may bagong kahay. Syempre, tapos nanibigay ako. Mahirap ipasok yun kasi sa loob. Oo. Kaya, alam mo yun, in so, demand. 1,000 pesos. Oo, so, siguro mga 1 week na yan. Pati pagkain ko, nung ginalaw na pagkain ko, mga biskuit ko, beast mode na ako. So, tulog sila. Tumawag ako ng BJMB. Sir, pag sumigaw po ako, ha, lapit na po kayo. So, may sinetap ako with the BJMP. Eksakto yung laging may nagdadala sa akin ng food. Hindi sila takot sa'yo sa loob? Hindi naman. Pero wala silang respeto. Oh, ninanakawan kayo. Oo. So, ginawa ko, nag-mi ako rubber band, ganyan. Mm-hmm. Gumawa ako ng makeshift na knife. You try as much knife as possible to keep your things safe and secure. Nung kinaumagahan, gising na sila. Sabi, ba't nyo ninakaw yung sigarilyo ko? Bakit ganito eh? Binibigyan ko naman kayo. Baka akala nyo, sa pelikula lang ako matapang. Eh, walo silang mga mama. Murder pa yung mga case ng iba. Natakot ka ba sa loob? Hindi. Pero yung nung hinamon ko na sila makipagsuntukan at nilabas ko yung makeshift knife ko, yung apat na, walong lalaking, mga mama na mga astig,
sumisigaw na ako, ano? Kaya matapang na ako sa pelikula, tara! Eh, yun yung cue ko para dun sa BJMP. Lahat sila, biglang nakita ko yung mga mama, umaatras na. Pero ready na ako for any commotion, any beating, ready na ako. Pero yung itlog ko nandito na, alam mo yun. Pumasok yung BJMP. Oy, mga PI nyo! Gusto nyo, balik ko kayo doon, eh, mga daga yung mga to. Pag binaba sila sa, ano nila, sa mga selda nila, papatayin sila. Ooh. Oo, kasi sila yung mga daga. Explain, what do you mean mga snitch. Daga? They're the snitches of the, ano, okay, yes. So, mamaya, nung umalis sa MBJM, Tol, alam mo naman, para na tayong pamilya dito, magkakapatid. Lahat naman nag-aaway-aaway. Hindi, tapos ninanakawan niyo ako eh. Ganito, ganyan. Tapos nakaganon na ako. Nakaganon na ako sa bunk bed. Hawak ko pa rin yung kutsilyo. Dalawang oras ko lang talaga sila tinitingnan. Mukha akong baliw talaga. Umakting ako. Ginamit ko acting ko. 2 hours din yun ah. Mamaya-maya. Tapos gumabi na. The next day, nagkaroon ng shower, minamasahe na ako. Naging mayor na ako nung selda. Wow! Naging mayor ka agad-agad? Naging mayor ako. Ilan kayo sa selda? 8 plus me 9. And then paano ka na-appoint? Diretso na. Sila na yung mag-aasikaso sa akin, mag-aasikaso ng shower ko. Yung jug, yun na. Pupunoy nila ng tubig. Sir, ito na lang yung... Alam mo lang kung sino yung boss. Ganon. So, lumaki yung ulo ko doon, wala akong natutunan sa jail na yun. Oh. After, pagkalabas ko ng jail, after a month, or more than a month, nagpautos ako kagad sa harap ng police station. Umiinom ako ng red, ng pulang kabayo doon, umiinom ako. Pakasar lang sa kanila. Na nasa loob sila, ikaw nasa labas, nag-enjoy. Hindi, yung mga police. Ah, police. O, galit ako sa mga police noong time na yun. Presinto pa to eh, no? Hindi, jail City na. City jail ba City to? City jail, binaba na ako. Ah. Pagkalabas ko, tumambay ako sa may harap ng detention. Station, precinct. Tapos, iniwan ko doon yung apat na, siguro up or dalawa na bonding. Sumalis na ako. I did not learn my lesson. So ngayon, nung after 3 months, nakulong ako ulit. Pero what naman? Pero minura ko yung mga police. For family, it was a family matter. Kasi kamamatay na magulang namin. We were fighting about things like, you know, the usual. Okay. Was it the one with the gate? Like, yeah, me banging gate? Sa yeah, gate. Okay, that's yeah. You. That's this the time. I think kinausap na ng pamilya ko na hindi ako dala ng pagkain. Walang pwedeng dumalaw. Tiniis ka nila. So kumakain ako, natira ng pulis. Oh. Talagang binagsak nila yung spirits ko, yung moral. And doon ako nagkaroon ng spiritual awakening na walang special treatment. I'm no different from other people. I'm not special at all. And then yung nakakatawa doon, yung aso, mas masarap yung kinakain kesa sa akin. So parang sabi ko, wow, ka-level ko na aso ngayon. It really made me, I was crying. And then one time, napahiga na lang ako. Lahat ng mga flashbacks, ng mistakes, mga people na sinaktan ko. Parang rollo ng film. In a span of maybe a minute or even less, iyak lang ako ng iyak and nag-repent na ako dun. When I was Cebu and then I met my wife, nagkaroon ng anak na sobrang ganda, si Talitha Kumi. God answered my prayer. At his home, I take out the poop, water the plants, I wake up early. We're a family. He's teaching me how to lead. Ano ba talaga yung gusto mong image na makita ng mga tao? Man of truth, man of God, and a guy who doesn't have to perform and people please. I'm working on it.